alamin. Nakapaloob sa module na ito ang mga salitang nakapagsasabi ng paraan, panahon, at lugar na iginanap na kilos. Gawin ang mga nakatalagang gawain at intindihin ito. Sa katapusan ng module na ito, inaasahang malalaman ng mga mag-aaral ang mga salitang nakapagsasabi ng paraan, panahon at lugar ng kilos. Subukin. Basahin mabuti ang bawat pangungusap at alamin ang salitang tumutukoy kung paano, kailan o saan ginawa ang gawain. Bilugan ang titik ng iyong sagot. Bilang 1, maglalaro kami ng mga kaibigan ko mamaya. Maglalaro kami ng mga kaibigan ko mamaya. A. Mamaya. B. Maglalaro. C. Kaibigan. Tama, A. Mamaya. Bilang 2, pupunta ang aking mga magulang sa Amerika. Pupunta ang aking mga magulang sa Amerika. A. Pupunta. B. Sa Amerika. C. Aking. Magaling. B. Sa Amerika. Bilang 3, gagawa ako ng aking proyekto bukas. Gagawa ako ng aking proyekto bukas. A. Gagawa. B. Ako. C. Bukas. Tama. C. Bukas. Bilang 4, tumakbo siya ng mabilis upang mahabol ang kanyang kaibigan. Tumakbo siya ng mabilis upang mahabol ang kanyang kaibigan. A. Mahabol. B. Nang mabilis. C. Kaibigan. Tama. B. Nang mabilis. Bilang 5, tahimik siyang nagbasa ng kanilang aralin. Tahimik siyang nagbasa ng kanilang aralin. A. Tahimik. B. Aralin. C. Nagbasa. Magaling. A. Tahimik. Ang ating aralin ay ang pagsabi ng paraan, panahon at lugar ng pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Ang pagtuklas sa mga salitang tumutukoy sa paraan, panahon at lugar ng isang kilos ay mahalaga dahil matutulungan nito ang mag-aaral na intindihing mabuti ang isang sitwasyon o pangungusap. Pang-abay ang tawag sa mga salitang ito. Ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, panguri o kapwa pang-abay. Makatutulong din ito sa mag-aral na may paliwanag niya ng maayos. Mayroong tatlong klase ng pang-abay na lagi nating ginagamit. Pang-abay na pamaraan. Ito ay uri ng pang-abay na naglalarawan kung paano isinasagawa ang isang kilos o sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, taimtim na nagdasal si CJ. Paano nagdasal si CJ? Ang sagot ay taimtim. Pang-abay na pamanahon. Ito ay uri ng pang-abay na nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Halimbawa, tuwing umaga ay nag-ehersisyo ako. Kailan ako nag-ehersisyo? Ang sagot, tuwing umaga. Pang-abay na panlunan. Ito ay uri ng pang-abay na tumutukoy sa lugar o pook na pinaggaganapan ng kilos. Halimbawa, ako ay magbabakasyon sa Boracay. Saan ka magbabakasyon? Sa Boracay. Balikan. Mahalagang malaman ng guro kung lubusang naintindihan ng mga mag-aaral ang tinalakay na aralin. Ang mga salitang hindi karaniwang naririnig ng mga mag-aaral ay tiyak na makakapagpalito sa kanila dahil hindi nila alam ang tunay na kahulugan nito. Importanteng malaman muna ng mga mag-aaral ang kahulugan ng isang salita bago ito gamitin sa isang kwento. Tiyak na mahihirapan sa pag-intindi sa kwento ang mga mag-aaral kung hindi muna tatalakayin ang mga salitang mahirap intindihin. Tuklasin. Para maunawaan ng tuluyan ang kwento, kailangang alamin
alamin muna ang kahulugan ng mga salitang mahirap intindihin. Ito ay makatutulong upang makasagot ng tama ang mag-aaral sa susunod na gawain. Pagtuunan ng pansin ang bawat salita. Ang kahulugan ng bawat salita ay ginamit sa bawat pangungusap na nasa tabi nito. Bumangon. Tumayo si Sian sa kanyang pagkakahiga nang marinig ang balita. Bumati. Nakangiti akong sumalubong sa aking kaibigan. Pagkaraan. Pagkalipas ng maraming araw ay nalagas na ang mga dahon ng puno. Salo-salo. Kami ay kumain na magkakasama sa iisang lamesa. Kung natuklasan mo ang tunay na kahulugan ng bawat salita, ito ay magsisilbing gabay sa pag-intindi ng susunod na kwento. Basahin ang kwento at intindiing mabuti. Anghel ni Rema G. Di Marukot. Araw ng Linggo ngayon, kaya naman magsisimba kami ng aking pamilya. Agad akong bumangon upang tahimik na magdasal. Lumabas ako ng aking kwarto at masaya akong bumati sa aking mga magulang. Kami ay kumain ng aming almusal. Ganyan ang aming ginagawa tuwing umaga at mabilis ang aming pagkilos. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagsimula na kaming maghanda sa pagpunta namin sa simbahan. Napakaraming tao sa kalsada at mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Mahigpit ang hawak ko sa kamay ng aking ina upang hindi ako mawala at kung saan pa mapunta. Agad na nagsimula ang misa. Tiningnan ko ang aking ama't ina na tahimik na nakikinig sa sinasabi ng pari. Sophie, pupunta tayo ng Jollibee mamaya, sabi ni Papa. Napangiti ako dahil iyon ay paborito ko. Napakabait mo kasi. Kanina, habang nasa loob tayo ng simbahan, dagdag pa niya. Ikaw ang anghel na nagbibigay saya sa amin ng papa mo. Pupunta rin tayo sa park, nakangiting sabi ng aking ina habang nakatingin siya sa akin. Pumunta na kami sa Jollibee at masayang nagsalo-salo. Pagdating sa park ay mas lalo pa akong nasiyahan. Magsulat ng 5 salitang pang-abay na iyong nabasa sa kwento. Ano ang iyong mga sagot? Magaling! Araw ng Linggo, agad, masaya, tuwing umaga, pagkaraan. Suriin! Tukuyin kung ang mga salitang nakasulat ay tumutukoy sa paraan, panahon at lugar na ginanap ang kilos. Gamitin ang bawat salita sa pangungusap. Bilang 1, kanina. Kanina. Tama, panahon. Umulan ng malakas kanina. Bilang 2, mabilis. Mabilis. Tama. Paraan. Mabilis tumakbo ang kabayo. Bilang 3, tuwing umaga. Tuwing umaga. Magaling. Panahon. Nag-ehersisyo ako tuwing umaga. Bilang 4, kalsada. Kalsada. Tama. Lugar. Maraming dumaraang kotse sa kalsada. Bilang 5, simbahan. Simbahan. Magaling. Lugar. Nagtitinda siya ng sampagita sa harap ng simbahan. Magaling. Pamilyar ka na ba sa mga salitang pang-abay at mga uri nito? Tayo ay magpapatuloy na sa susunod na gawain. Pagyamanin. Gabay na gawain 1. Pagsamahin ang 2 salitang nabibilang sa pareong uri ng pang-abay. Ang mga sumusunod na salita ay nabanggit sa kwento. Halimbawa, mabilis, mabagal, pamaraan. Ang mga salita ay ang mga sumusunod. Kanina, simbahan,
Mamaya, Park, Jollibee, tuwing umaga, kalsada, biglang, agad, araw ng linggo. Ano ang iyong mga sagot? Magaling! Kaninang umaga, tuwing umaga, pamanahon. Simbahan, Jollibee, panlunan. Maya-maya, kanina, pamanahon. Kalsada, park, panlunan. Biglang, agad, pamanahon. Gabay na tayahin 1. Ayusin ang mga nagulong letra ng salita sa loob ng bilog o oval. Ang katumbas nitong kahulugan ang iyong magiging gabay sa pagsagot. Bilang 1, tumayo. Tumayo. Tama, bumangon. Bilang 2, pagkalipas. Pagkalipas. Tama, pagkaraan. Bilang 3, magkakasama. Magkakasama. Magaling, salo-salo. Bilang 4, sumalubong. Sulam-alubong. Tama, bumati. Bilang 5, nakatingin. Nakatingin. Magaling, nakatitig. Gabay na gawain 2. Hanapin sa kahon ng mga letra ang salitang nasa bawat bilang sa ibaba. Bilugan ang inyong sagot. Mga salita na nasa baba, bigla, tahimik, masaya, mabilis, mahigpit. Ano ang iyong sagot? Tama! Bigla, tahimik, masaya, mabilis, mahigpit. Gabay na tayahin 2. Kumpletuhin ang bawat pangusap gamit ang angkop na salita na makikita sa kahon. Ang mga salita na nasa loob ng kahon ay ang mga tuwing linggo, mabilis, simbahan, tuwing umaga, agad. Bilang 1, nagsisimba kami ng aking pamilya, patlang. Nagsisimba kami ng aking pamilya, patlang. Tama, tuwing linggo. Bilang 2, patlang akong bumangon upang magdasal. Patlang akong bumangon upang magdasal. Tama, agad. Bilang 3, kumakain kami ng almusal, patlang. Kumakain kami ng almusal, patlang. Magaling, tuwing umaga. Bilang 4, patlang ang takbo ng mga sasakyan. Patlang ang takbo ng mga sasakyan. Tama, mabilis. Bilang 5, pumasok na kami sa loob ng patlang. Pumasok na kami sa loob ng patlang. Magaling, simbahan. Malayang gawain 1. Salungguhitan ang ginamit na salitang naglalarawan sa paraan, panahon at lugar na ginaganap ang kilos sa bawat pangusap. Bilang 1, si Miguel ay pumapasok sa eskwelahan araw-araw. Si Miguel ay pumapasok sa eskwelahan araw-araw. Tama, araw-araw. Bilang 2, masayang nagkwento si Nat tungkol sa kanyang araw. Masayang nagkwento si Nat tungkol sa kanyang araw. Tama, masayang. Bilang 3, sumigaw ng malakas ang babae para marinig siya ng kaibigan niya. Sumigaw ng malakas ang babae para marinig siya ng kaibigan niya. Magaling, malakas. Bilang 4, si Mark ay nagpapahinga sa ilalim ng puno. Si Mark ay nagpapahinga sa ilalim ng puno. Tama, ilalim ng puno. Bilang 5, namasyal kami ng kaibigan ko kahapon. Namasyal kami ng kaibigan ko kahapon. Magaling, kahapon. Malayang gawain 2.
sukuyin kung anong uri ng pang-abay ang salita sa bawat bilang. Pamanahon, pamaraan, panlunan. Bilang 1, mahimbing. Mahimbing. Tama, pamaraan. Bilang 2, matulin. Matulin. Tama, pamaraan. Bilang 3, ika-14 ng Pebrero. Ika-14 ng Pebrero. Magaling, pamanahon. Bilang 4, Manila. Manila. Tama, panlunan. Bilang 5, kanina. Kanina. Magaling, pamanahon. Isa-isip, ang pang-abay ay ang bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito pang-abay. Sa Ingles, ito ay tinatawag na adverb. Mayroong 9 na uri ng pang-abay, ngunit 3 lamang ang karaniwang alam nating lahat. Ito ay ang mga sumusunod: pang-abay na pamaraan, pang-abay na panlunan, pang-abay na pamanahon. Isagawa. Basahin mabuti ang mga sumusunod na pangusap. Tukuyin kung tama o mali ang bawat pangusap. Lagyan ng check kung ang pangusap ay tama at lagyan ng X kung ang pangusap ay mali. Ilagay ang iyong sagot sa patlang bago ang bilang. Bilang 1, ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano isinasagawa ang isang kilos. Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano isinasagawa ang isang kilos. Tama, check. Bilang 2. Ang pang-abay na panlunan ay nagsasaad kung saan naganap ang kilos. Ang pang-abay na panlunan ay nagsasaad kung saan naganap ang kilos. Tama, check. Bilang 3. Ang pang-abay na pamanahon ay tumutukoy kung kailan isinasagawa ang kilos. Ang panghabay na pamanahon ay tumutukoy kung kailan isinasagawa ang kilos. Magaling! Check! Bilang 4. Mayroong 9 na uri ng pang-abay, ngunit 3 lamang ang karaniwang alam nating lahat. Mayroong 9 na uri ang pang-abay, ngunit 3 lamang ang karaniwang alam nating lahat. Tama! Check! Bilang 5. Ang pang-abay ay ang mga salita na nagbibigay turing sa mga pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang pang-abay ay ang mga salita na nagbibigay turing sa mga pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Magaling! Check! Ayahin! Basahin ng tula at sagutin ang nakatakdang gawain. Siya ay tahimik na umalis. Ang bata ay tumakbo ng mabilis. Tumakbo siya ng matulin, kasing bilis niya ang hangin. Tiningnang mabuti ang dinadaanan, upang hindi madapa at masugatan. Siya ay ingat na ingat sa pagtakbo, hanggang makarating sa ilog na nasa dulo. Ibigay ang 5 pang-abay na ginamit sa tula. Ano ang iyong mga sagot? Magaling! Tahimik, mabilis, matulin, mabuti, ingat na ingat. Karagdagang gawain. Piliin sa loob ng panaklong ang angkop na salita para mabuo ang pangusap at bilugan ang iyong sagot. Bilang 1, ipinagdiriwang ang Pasko tuwing ika-25 ng Disyembre, bukas, kanina. Ipinagdiriwang ang Pasko tuwing ika-25 ng Disyembre, bukas, kanina. Tama, tuwing ika-25 ng Disyembre. Bilang 2, si Erin ay nag-aaral ng mabuti mamaya tuwing umaga para maabot niya ang kanyang mga pangarap.
si Erin ay nag-aaral ng mabuti mamaya tuwing umaga para maabot niya ang kanyang mga pangarap. Tama, mabuti. Bilang 3, kami ay pupunta sa bukas, kanina, palengke para bumili ng mga pagkain. Kami ay pupunta sa bukas, kanina, palengke para bumili ng mga pagkain. Magaling, palengke. Bilang 4, ang aking kaibigan ay nakapunta na sa Amerika tuwing Mayo mamayang hapon. Ang aking kaibigan ay nakapunta na sa Amerika tuwing Mayo mamayang hapon. Tama, Amerika. Bilang 5, tumakbo siya ng mabilis, pagkaraan, maayos at nanalo siya ng gintong medalya. Tumakbo siya ng mabilis, pagkaraan, maayos at nanalo siya ng gintong medalya. Magaling, mabilis. Hanggang dito na lamang. Salamat!